Nais kong pasalamatan ang mga taong walang sawang sumusuporta ko sa ating YouTube channel. At shoutout po kay Ses Noah Farm at kay Dansol Kapigi Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at sana po ay suportahan din natin ang kanilang YouTube channel. Kagaya po ng binibigay nilang suporta at pagmamahal sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. So welcome back again sa aming YouTube channel. For today's vlog ay ikapitong araw na po ng aming inahin simula nung siya po ay nakapanganak. Kung kaya naman po ay oras na para siya po ay paliguan natin. Medyo matagal-tagal din po ang kanyang pinaghintay at sa wakas nga po ay makakapaligo na ulit siya. At ito po ang kanyang mga piglets at nagsisiksikan sa isang gilid. Ayan na po ang kanyang piglets. Napakagaganda na. At ayan at ang tataba. Ito pong mga piglets na ito ay atin munang ihihiwalay sa kanyang inahin para hindi sila mabasa dahil pag nabasa ho ito ay baka magtaip pa. At ayun na nga guys, nakadinig na tayo magpapaligo sa kanya. Ang ginawa ng inahin ay magpapadede daw muna siya bago siya paliguan. Makikita nyo naman ang ating mga piglets ay naglulusugan na talaga. Napakasarap niyang panuorin kapag gantong katataba na ang ating mga biik. Nawawala ang ating pagod. So maya maya pagkatapos itong magpadede ay atin na siyang papaliguan. Pagkatapos na pagkatapos magpadede ng aming inahing baboy ay agad kong ang hinuli ang kanyang mga biik para ilagay sa kuna. Ugali ko na hong ihiwalay ang mga biik kapag ho ako ay magpapaligo sa aming inahing baboy. Marami pa rin ang nagtatanong sa ating mga kahag racers kung kailan nga ba dapat paliguan ang ating bagong anak na inahin. Tinulong ko muna ang mga biik ng aking inahin para hindi sila mabasa. Dahil kung mababasa nga sila ay maaaring lamigin at magtaipa sila. Kaya stay safe lang tayo sa ating mga biik para maganda ang kanilang paglaki at tuloy-tuloy. Para hindi sila magkaroon ng anumang sakit. Nagpapaligo ako ng aming inahin baboy sa ikalimang araw simula nang siya po ay nakapanganak. Ito po ay ginagawa ko tuwing mainit ang panahon at kung napapansin ko ho na ang aming inahin ay sobra na po ang hinihingan. Kagaya ho ngayon na isang linggo hong nag-uulan dito sa amin kung kaya naman po sa ikapitong araw po ako nagpaligo sa aming bagong panganak na inahin. Ang normal na pagpapaligo po sa ating mga bagong panganak na inahin ay umaabot nga po ng pitong araw bago natin sila paliguan. Ito po ay para maiwasan natin ang pagkabinat ng ating mga inahin at maiwasan din po ang kanyang pagkalagnat. Dahil pag nilagnat nga ho ang ating mga inahin ay aabutin ho niyan ay mawawalan ho siya ng gatas at magsasuffer po ang ating mga alagang biik. Mangyayari ho ay wala ho silang madedede kung kaya naman ay mababansot ho sila at hindi ho maiiwasan na tayo mapapagastos pa sa mga gamot na gagamitin natin sa inahin para lamang ho bumalik ang kanyang gatas. Kung matatanong ho ninyo kung na-experience ko na ho ba ang magpaligo ng inahin sa unang araw ng kanyang panganganak. Yes po, na-experience ko na po iyan. Dahil bago-bago pa lamang po kami noon nung kami nag-aalaga ng inahing baboy, ay wala pa ho kaming kaalam-alam na bawal ho palang paliguan ng inahin kapag siya po ay bagong panganak pa lamang. Dahil nga noon ay naaawa ako sa aming inahin at hingal na po siya ay pinaliguan ko siya sa ikalawang araw ng kanyang kapanganakan. At doon na nga po naganap ang hindi magandang pangyayari sa aming inahing baboy. Nagkaroon ho siya ng malalang lagnat at malalang ubo kung kaya naman apektuhan ho ang kanyang mga biik. Dumating ho sa punto na hindi na ho siya nagpapadede sa kanyang mga anak. Kung kaya naman ay iwinalay na lang ho namin siya ng maaga at pinadede na lamang po namin sa bote ang kanyang mga biik. At matagal-tagal ho ding gamutan ang aming inahin bago po namin ulit na pabalik ang kanyang magandang pangangatawan. Kaya naman isineshare ko ho itong aking mga naging experience para nang sa ganun po ay hindi na po ito mangyari sa inyo. Disclaimer lang ho ah, hindi ho ako expert sa pag-aalaga talaga ng baboy. Ito po ay base lamang po sa aking mga experience at ito po ay base lamang po sa aking mga ginagawa dito sa aming mga inahin. Maaring magkakaiba po tayo ng pamamaraan sa pag-aalaga ng mga baboy pero iisa naman po ang ating adhikain na makapagbigay ng good quality sa ating mga customer kung kaya naman gawin natin ang nararapat at maging tapat tayo sa ating mga kapwa grazer. Maidagdag ko lamang po sa inyo na ang pagpapaligo po sa ating mga bagong inahin ay isang beses lang po ang ginagawa ko sa isang araw. Hindi ko po sila binibigla sa pagpapaligo ng araw-araw dahil baka mangyari man po ay lagnatin pa rin sila. Sa ikadalawang linggo po simula na nang nakapanganak ang aming inahing baboy ay doon lang po ako nagpapaligo sa kanila ng tatlong beses sa isang araw. Doon po ay nakakasigurado na tayo na hindi na po siya lalagnatin at hindi na po siya mabibinat. At hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta sa Kaumay TV. At sana po ay huwag kayong magsasawa na sumuporta at manood ng aking mga vlog. Hanggang sa muli mga Kaumay, Baboos! Thank you.